1 with Jess Mendiola. Pero this time, mga ka-GT naman natin ang magbabato ng tanong sa kanya. Dito lamang yan sa segment natin na itanong mo sa bituin. Ayan. Go, tingnan natin. Joshua Pangan. Hello, Jesse. This is Joshua Pangan from Kalumpit, Bulacan. May tanong lang ako. Ano yung pinaka-weird na nagawa ng isang fan para sa'yo? Meron yung sinusundan niya ako sa lahat ng shows ko. Pero kasi kung minsan nakakatakot na yun. Kung isipin mo, okay lang kasi syempre fan siya, nandiyan siya. Pero nung time na yun, nasa ibang lugar kasi ako, nasa out of town ako. Yung lilipad ka pa. Nandun din sila. Nandun siya. Oo, hindi pag sobrang mahal na mahal. Tapos nagpapadala siya sa akin ng mga bracelet na may mga skeleton. Ay, baka stalker na yun. Tapos, ano, no? May mga sulat. Skeleton? Ano, nakashow? Para pagubanta. Oo, nashokot ako. Sabi ko, parang may mga, ano, may mga padasal. Ay, kulang chi, ganyan. Kaya natakot ako. Next! Oh, Joshua, yun na yung sakaw. Kalok. Yun ang mayroon eh. Dana Pamela. Hi, Miss Jessie. May tanong lang ako sa'yo. Anong advice mo sa mga taong dumadaan sa depression dahil sa cyberbullying? Thank you. Ang mga advice ko sa mga victims ng cyberbullying and syempre yung depression, it's never easy. Ako napagdaanan ko kasi yung first hand. Na-depressed talaga ako, suicidal talaga ako, and nung time na yun, kahit anong sabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, ng mga kapamilya mo, hindi mo papakinggan eh. Yung nabubulag ka na. Mas, parang ang feeling, hindi ko alam kung makaka-relate yung mga taong naging biktima ng cyberbullying. Parang yung feeling, pag nakapikit ka, nakikita mo yung mga bad words na binabato sa'yo. Para kang nasa dagat ng mga masasamang salita. Pero at the end of the day, palagi mong alahanin na words lang yan. Kung alam mo yung totoo sa sarili mo, at kung malakas naman yung support group mo, at may mga kaibigan ka at pamilya ka na nagmamahal sa'yo, hindi na importante kung anong sinasabi nila. Pero ayun nga, hindi ko masasabi na madali. Madaling i-overcome. I-overcome. And mahirap talaga na pagdaanan yung depression. Yung advice ko sa mga nabubully and sa nakakadanas ng depression, nandito lang ako kung kailangan nyo ng kausap, mag-DM kayo sa akin, kausapin nyo ako. Talagang malapit yung puso ko sa ganyan eh, kasi naranasan ko. Natuwa talaga ako dun sa sinabi mo na nandyan ka, if kailangan lang ng advice coming from a person na talagang napagdaanan yung ganun bagay at nalagpasan ito at ngayon ay positive, maraming mga bagay na magandang ginagawa sa kanyang sarili at syempre sa kung ano pa dahil nalagpasan niya yung face ng buhay niya na marami. Mahirap talaga social media ngayon. Ano kasi? Naging saksi naman din talaga ako kasi syempre, of course, sa lahat ng mga ganap, diba? So parang pag nagkakasasalubong, nababasa ko din naman at nakikita ko din naman. And I'm very, very happy kasi ngayon parang lahat sa'yo very positive. Totoo. Lilipas din yan. Totoo ako. At hindi, alam mo, hindi lang ikaw, napakarami. So, paulit-ulit na pinapaalala natin sa lahat ng mga nanonood, sa mga bahay, sa mga sa social media, na ang mga salita po natin, ingatan po natin. Tama, yes. Tama. Nakakakuha po tayo ng buhay ng iba because of mga words na akala natin, eh, laro, playtime lamang. Pero hindi natin alam sa iba-iba ang apekto nito, di ba? Yes. O ayun, Pamela, kung may pagdadaanan ka man ngayon, parehas pa naman kayong outfit ni Jessie. Message mo siya, ha? Okay, go. Next! Hi, Miss Jessie. I'm Jen. May tatanong sana ako sa'yo. Paano mo gustong maalala ka ng mga tao? Thank you! Siguro more of, gusto kong, yun nga, connected siya sa second question about cyberbullying and depression. Gusto ko maalala ako ng mga tao na si Jessie tumulong sa akin nung time na down ako. Siya yung time na nakinig sa akin nung pinagdadaanan ko yung ganitong bagay. So, medyo nasa personal level siya. Yun, gusto ko lang na maalala ko ng mga tao na makapag-share. Oo, na ako yung taong pwede niyong kausapin. Kahit ano pang pinagdadaanan niyo. May maraming nagdi-DM sa akin about body shaming daw, paano pumayat, paano maganyan. So, kaya ako nag-vlog kasi gusto kong ipakita sa mga tao. Totoo ako doon nung nilaunch yung vlog, di ba? Talagang parang good vibes lang. Yes, totoo. In fairness, sabi ko nga, naku, ang dami ko ng mga aabangan at mga papanoorin talaga. Ano yung vlog channel mo yung ipromote mo sa kanya lahat, ang iyong channel? Yes, so, Senorita Jessie is in love. Yun yung ano namin, yung tagline namin. And yun, pag sinerch na lang on YouTube, nandun na. Nakakatuwa, ang dami mga ano, no, mga nangyayaring magaganda, mga dapat mga abangan. Natanong ko nga kanina kung magkakaroon siya ng bagong serye, pero abangan po natin ngayon, mga pelikula muna.